Humarap sa pamunuan ng MMDA ang mga driver na nagsabing sakay umano nila si Senator Bong Revilla nang pinara sila sa EDSA busway nitong Miyerkules. Ayon sa MMDA, umamin ang dalawa na hindi nila sakay ang senador. Inisyuhan sila ng citation ticket na may kaakibat na multang tig 5,000 piso bilang first offense sa paglabag sa maling paggamit ng EDSA bus lane. Kaya po natin patatawag yung enforcer ay to make sure na ito po yung talagang tao na nag-name drop kay Senator at nag-violate para hindi po sacrificial lamb ang mangyayari. We just want to make sure. At pag na-identify po, issuean natin ng ticket, i-report po natin kay Senator Revilla. Ipinauubaya na ni Revilla sa MMDA ang anumang legal na aksyon na nararapat sa dalawa. Pero pinag-iisipan niyang magsampa ng reklamo dahil sa paggamit ng pangalan niya. Dagdag niya, magandang aral lang nangyari dahil nasilip ang umano'y maling gawain ng ilang tauhan ng MMDA. Hindi na pinangalanan ang mga naturang driver dahil ayon kay Artes, ang paglabas ng pagkakakilanlan ng mga napapara ay paglabag sa data privacy law. Isang batas na nilabag umano ng nasuspending head ng MMDA Task Force Special Operations na si Bong Nebrija. Nang pangalanan nito si Revilla batay sa report ng isa sa mga enforcer. Idinaan ni Nebrija sa social media ang muling paghingi ng paumanhin at pag-ako ng pagkakamali. Ayon sa MMDA, sisilipin nila ang illegal na paggamit ng mga protocol plate, kasama na ang mga gumagamit ng pekeng plaka. Titingnan din po namin yung mga lapses sa operational procedure namin. Kasi I understand na yung pong illegal na paggamit na yung mga protocol plates, dapat po automatic kinukuha yung plaka. So titingnan po namin mabuti kung ano po yung dapat namin gawin. Pag nakakita po ba kami ng protocol plates, ano ang pwede namin i-issue na violation, ano po yung dapat namin gawin insofar as yung mismong plaka is concerned. Ipinaalala rin ng MMDA na hindi dapat nagbibigay ng courtesy ang enforcer sa mga sasakyang hindi naman pinapayagan sa EDSA busway. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.